Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss too. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. The International League Chapter 1352. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y sadyang isiniwalat nga nitong si Anamichi Sakuragi ang kanyang bawi. At ang bawi na to ay sadyang napakatibay at dito nga'y ganyan nga bata. Ganyan. Kaya nang gusto namin makita sa iyo, huwag kang magiging hambog sa laro. Sapagkat sa larong basketball, alam mo naman na meron kang lalagyan ng walang alam at masyado mapang laki. Yan ang gusto namin makita mula sa iyo, Hanamichi Sakuragi. Galaw ng isang tunay na henyo, wika nga nitong si Coach Ansai. Samantalang dito nga ay mukhang eto ng tamang pagkakataon upang ilabas rin ang alas ng kupunan na to. Mukhang ito rin ang tamang pagkakataon upang bigyan ng hamon ng kupunan na yan. Ano pa ba tatawagin tayong genius kung wala tayong alam? Wika nga nitong si Coach Yoko Lokot dito nga ay sadyang hawak-hawak na nga nitong si Steve Genius ang bola. At dito nga'y sadyang marahan at kalmado nga niyang tinitimon ang bola ng biglang tumakbo nga talaga itong shooting guard na si Ben Genius mula sa kaliwa at kanan. At dito nga'y ako na ang bahalang humabol sa kanya. Hinding-hindi siya makakapunto sa akin. Pangakong ginawa ni Mitsui ay aking tuto pa rin. Wika ni Kogore ng biglang. San ka pupunta? May salamin. Sa tingin mo ba makakahabol ka pa kay Ben? Hindi. Wika ni Levi. Sabay sinara nga ang pintuan. At dito nga'y Wag mong sasabihing isang elevator door play ang kanilang gagawin. Nagsara na ang unang pinto. Ngunit alam natin kung siyan sa pupunta at predictable ang lahat ng iyon. Check na check, oo check na check. Wika nga nitong si Coach Ansai ng biglang. Doon ka nagkakamali, Coach Ansai. Sapagkat sa larong to marahan man ang diinan. Hindi kami basta-basta magpapalamon sa inyo. Sa tingin mo ba? Ha? Gagawa ako ng hakbang na walang plano. Wika nitong si Coach Yoko ng biglang. Boy labo. Magsasara na ang pintuan. Papaano't hindi ka na makakapasok? Wika ni Arts at dito nga. Bukas ka na lang siguro.
bukas ka lang siguro pumasok. Sapagkat sarado na ang pintuan. Wala na, wala na. Wika ni Lex at dito nga ay, ano, dalawang pintuan ang siyang nagsara. Ito nga ba ang play ni Coach Ansay? Ang double elevator play? Hindi, hindi, hindi maaari. Ito nga yun. Wika nitong si Kogure at dito nga ay, ano, ano, ang double elevator play, eto ba yun, eto ba yun, wika nga nito nga, si Coach Ansay at dito nga, aba, 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 magtatanong ka pa, Coach Yoko loko to, Coach Yoko loko genius. Lahat ng galawan nyo'y nakamarka dito. Ano ba ba, genius kami kung hindi namin kayang gawin ang ginagawa nyo? Let's play basic basketball. Wika nitong si Coach Yoko Lokot dito nga. Sadyang isang biradang 3-point shot nga talaga ang ginawa nitong si Ben Genius at puntos nga para sa koponan ng Vegas Young Genius. Kaya naman, bang, bang, bang! Nice one, Ben! Ang sniper ng grupo ay sadyang nagpapakitang gilas na. Nice one, Ben! Ipagpatuloy mo lang yan. Ipagpatuloy mo lang ang siyang nasimulan. Wika ng mga tagahanga nila dito ngay. Hawak-hawak na nga nitong si Kaidero Kawa ang bola. At dito nga'y siya nga talaga ang siyang naatasang magbaba ng bola. Ngunit dito nga'y ito ang trap defense. Nakilala kami dito at mahusay. At alam mo kung paano namin trabahuhin ang lahat ng to. Bibigyan kita ng pagkakataon upang makalagpas. Ngunit hindi ka makakalagpas sa linyang yan. Wika nitong si Lex sabay turo nga sa half court lane at dito nga ay, ano? Isang full court defense agad ang ginagawa ng kupuna ng kalaban. Hindi pwede, hindi pwede, hindi ako handa para rito. Wika ni Rokaw at dito nga ay, ibigay yun na sa akin ang bola. Ako nang magbababa nito. Wika nga ni Miyagi dito nga ay, hindi to gaya ng full court defense na iba na kaya mong basahin, Miyagi. Napanood na namin. Nalagpasan mo ang full court defense sa kalaban, 'di ba? Sa pinakamataas na liga. Ngunit dito, hindi, sapagkat ginawa to ng isang genius, malabo mo tong malagpasan. Wika nga nitong si Steve Genius at dito nga ya. Full court defense. Hindi. Ito'y hell in a cell. Walang butas, walang butas at walang makakalusot na daga. Walang makakalusot at sa amin kayo, hindi nyo may tatawid ang bola sa kabilang linya. Wika nitong si Coach Yoko Loko nang biglang nagtangka nga talaga itong si Miyagi. Na basta-basta na lang atakihin ang isang napakagandang depensa. Ngunit dito nga ay, Miyagi, wag, masyadong mahigpit ang depensa. Mahihirapan ka yan. Kailangan mo munang mag-isip bago atakihin yan. Wika nitong si Ayaku at dito nga ay, biglang nga siyang natrap at dito'y kuhang-kuha nga nitong si Steve Genius ang ball at dito nga ay, iba to sa ibang trap na nakaharap natin. Ngayon ko palang nakita ang trap defense na to. Wala rin to sa itim na libro. Papaaro na sa gawa ng isang Coach Yoko Loko ang lahat ng to. Wika nito nga si Coach Ansay at dito nga ay, Coach Ansay, alam natin na napakatalino ng coach na yan. Sobrang taas ng kanyang IQ, kaya naman pinangalanan silang genius. Kailangan mong isolve ang problemang yan. Wika itong si Coach Kitano dito nga ay, isang easy points na nga lang ang ginawa nitong si Steve Genius at puntos para sa koponan ng kalaban at dito nga ay, Coach
Ansay, kumusta? Anong pakiramdam? Nawala kang hawak na susi sa kandadong binigay ko. Sa kulungan ng trap deepens ko, walang butas. Ang butas na lamang ay ang daan pa uwi. Wika, itong si Coach Yoko, loko, ano kayang kakalabasan nito? Lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.